Our sermon for today is part 3 of our series, Biblical Eldership. At ang title po ngayon ay The Elder, The Qualification. Ito po yung pag-aaralan natin ngayon, qualification ng mga nag-aasam maging pastor o elder po ng iglesia. Ang text po natin ay makita po natin sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Nanyayang ko po lahat ay tumayo at atin pong basahin ito. Muli po sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7. Verse 1. The saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach. The husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po yung makakaupo. Ang aklat po ng Unang Timoteo ay isa po sa mga pastoral epistles na isulat po ni Pablo, at ito po ay sinulat niya para po sa iglesia of Ephesus, the Church of Ephesus. Ito po yung ina-address niya at ito po yung nasulat before the fall of Jerusalem. At makita po natin ang mga kinaabalahan ng batang pastor si Timoteo ay napakabigat. Siya po ay humaharap bilang isang batang pastor sa mga kontrobersiya na nilalabanan ng iglesia, yung mga false teachings, false teachers, and persecutors of the church. Makita natin na ito po ay sinulat ni Pablo upang bigyan ng encouragement si Timoteo at ang iglesia na manatili sila sa pananampalataya, at higit sa lahat, ipamuhay nila yung mga basic tenets ng faith. Ipamuhay nila yung mga basic ng pag-express nila ng pananampalataya nila. Number one dyan ay ang prayer, ang pananalangin. Letters ito sa mga naunang chapters, at makita natin ito ay hindi nilubayan ni Pablo hanggang sa ito ay siksik sa kaisipan, sa kamalayan ng iglesia. Dahil po, napakabigat po ng mga sunod na mangyayari sa iglesia, magkakaroon po ng expansion. Bakit? Natural po na mag-expand ang church dahil ang nagpapalago ng iglesia ay hindi yung mga pastor, hindi yung mga programa, kundi si Kristo po. Ito ay kanyang katawan at siya ang nagpapalago ng kanyang katawan sa pamagitan po ng paghahayag ng salita niya. No, yun po ang pinaka-tinapay at pagkain ng iglesia. Kaya po tayo lumulusog, lumalago, dumarami, at ito po ay organic. Meaning, hindi po ito isang artificial na paglago gaya ng ilang mga paraan na itinuturo sa ibang iglesia na gagaya ng G12 process na kung saan kailangan magkuha ka ng 12 para yung 12 mo kumuha rin ng tigdo 12 hanggang sa lumago na lumago. That's not the way of growing a church. The way of growing the church is by the faithful preaching of the gospel, of the message of God in the scriptures. Kaya yun po yung mandato ng iglesia na maihayag ang full counsel of God, ay dapat protektahan ito at siguraduhin na hindi ito makokorap. Kaya po napakabigat ng inatas na responsibilidad ni Apostol Pablo kay Timoteo dahil may paglago. Nakakatakot lumago ang isang iglesia na mali ang tinuturo sapagkat ang ipangangalat nila ay malaking kamalian din o maling katuruan din. Gayun din naman, ang isang iglesia na lumalago sa pananampalataya, isang iglesia na lumalawak sa pagkakilala sa Diyos, ay marapat din lamang maghayag ng katotohanan base sa salita ng Diyos
at base po sa maingat na pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa ating pong pag-aaralan, sa chapter 3, nakafocus po ito sa qualification ng elders, qualification ng deacons. Sa sumunod, makita po natin yan sa 8-13. Kung babasahin niyo po yung mga sumunod na verses at yung importansya po ng iglesia. Pero ang focus po natin ngayon, since we are undergoing covenanting process and the selection of our official elder for the church, ang focus po natin ngayon is the qualification of elders. Pero bago po ako magpatuloy sa tekstong ito, nais ko lamang po kayong dalihin a few years back in April 16, 2014, meron pong isang trahedyang nangyari sa South Korea. Ito po ay tinatawag na yung MV Sewol tragedy, yung paglubog ng barko o ng ferry MV Sewol. Ito po ay lumubog at papunta po siya sa Incheon, from Incheon papunta ng Jeju. Hindi ko po alam kung saan yon. Binanggit ko lang, baka may idea kayo kung saan yon. Meaning, this is an inter-island travel at ito ay isang travel na tawag dyan, typical, normal. Para ka lang tumawid ng inter-island. This is supposed to be a routine travel. At ito pong trahedya na to ay nakakalungkot sapagkat may mga signals na huwag tumuloy yung barko. Binawala na sila. Ang mga laman po nun ay mga estudyante na mag-field trip papunta ng Jeju Island. Nakakalungkot dahil binawala na sila pero nang nagkaroon ng pagkakataon na mag-clear yung weather, sila ay pinayagan at dahil po doon, out of 476 passengers and crew, 306 po yung namatay sa dagat. At may isa pang namatay sa lupa, yung kanilang vice president ba ng school nila na nagkitil ng sariling buhay dahil sa hindi makaya ng kanyang konsensya. Sa 306 na namatay, 250 po ay estudyante. At approximately 172 survivors lamang ang naligtas. Nakakalungkot po ito sapagkat mga kabataan ang namatay dito. Alam niyo po, mas nakakalungkot sapagkat ito ay dapat na iwasan na trahedya. Ang isa sa mga sinisisi kung bakit nangyari ang trahedyang ito ay dahil sa incompetitive na kapitan at crew. Hindi nila sinunod yung standards na sinet ng maritime industry nila. Part po nun ay substandard po yung pagkakadisenyo ng kanilang ferry. Na ang simpleng pag-turn sa right, papuntang kanan ng barko, ay naka-apekto sa cargo load ng barko na yon na ang tendency pala kapag ka ikaw ay nasa barko at hindi ka marunong magmaneobra o hindi mo alam yung standard, kung ano yung kapasidad lamang ng barko at hindi mo ito alam at tawag doon yung hinigitan mo sa kapasidad niya, tragedy ang mangyayari. So, hindi lang isang beses sila lumiko pa kanan, mga tatlong beses yata, na nagtulak na yung cargo load ay ma-shift ng location. Sa madaling salita, hindi bumalanse. So, kumiling pa kanan yung barko. At nag-start itong mag-take in ng water. Unti-unti, pumapasok na yung tubig. At ito ay kapabayaan. Siyempre, wala ibang sisisihin, kundi yung kapitan. At kung ano ang leadership ng kapitan, yun ang pinakikita rin ng crew members. Kaya napaka-importante na may sinusunod na standard. Sapagkat kung hindi ka susunod sa standard, may trahedyang mangyayari. Isa po sa mga nakakalungkot na nangyari ay nung sila po ay nakaranas na ng may explosion sa engine area, sa engine room, may mga signals na kailangan ng mag-abandon ship because of the substandard training and the capabilities of the captain of the ship and the ship itself and its crew, nag-suffer po yung mga tao, yung mga estudyante. Hindi nila alam gagawin nila sa isang emergency situation. So ang ginawa nila, maghintay tayo dito, go back to your cabins. Imbis na nag-deploy sila ng mga rescue boat or
tawag doon, inflatable boats, pinabalik nila sa mga kwarto. At syempre, yung mga estudyante yun, wala silang alam, nakinig sila. At habang unti-unting lumulubog yung barko, nasa loob yung mga estudyante, hindi makatakas. Dahil hindi nila alam kanilang gagawin. Habang may mga nangangamatay na sa ilalim, dahil syempre, patagilid yung barko, yung kapitan, yung mga crew niya, nagiinuman pa. At nung nakita nung kapitan at nung ilang crew na alanganin na tayo dito. Imbis na tulungan nila, declare na sila na abandon ship, ang ginawa nila, nag-abandon ship sila. Iniwan nung kapitan at nung ilang crew, yung kanilang mga sakay, mga estudyante na mamatay sa lunod. Hindi nila in-address kung paano mag-deploy ng mga boats para sila'y makaligtas. Nakakalungkot, sapagkat dapat na iwasan yung trahedya na yon. Pero hindi competitive yung captain, hindi competitive yung crew, hindi sila pasok sa standard, nag-cost ito ng daan-daang buhay. Ano yung pa mas nakakalungkot doon? Yung mga crew na hindi trained, na at least merong desire to help, tinulungan nila yung mga estudyante at kasama sila sa mga namatay. Pero yung talagang responsible, yung kapitan, tumakas siya. Nag-abandon ship siya. Nung inimbestigahan po ito, napatunayan, they were given the guilty verdict of abandonment or negligence. At yung iba po, homicide, kasama yung kapitan. Pumatay sila. Hindi direkta, pero sa kanilang kapabayaan, sila'y nakapatay. Meron dalawang rescue divers ang namatay because of that. Can you imagine the cost, the human cost, the cost of life because of one incompetent and negligent captain? At sila po ay nahatulan na ang kanilang hatol, yung captain po ay nabigyan ng life sentence habang buhay na pagkakakulong. Yung chief engineer nabigyan ng 10 taon. Yung crew members, iba 18 months to 12 years. Pero yung almost 400 death sentence dahil namatay na sila sa paglubog ng barko. Anong connection nun sa pag-uusapan natin ngayon? Sa standard of choosing an elder. Sa 1 Timothy na binasa natin, it describes the requirements, yung kinakailangan para pumili ng isang tagapanguna o ng isang pastor o elder na iglesia. Ito po ay isang napakabigat na posisyon, napakabigat na trabaho. Na kung tutuusin, mas mabigat pa to sa pagiging kapitan ng barko. Sapagkat literal na buhay ang hawak ng mga elders sa kanilang mga kamay. Kaya nga po napakabigat din ang atas. That in their leadership, in their pastorate, sa kanila sisingilin ang dugo ng kung sino mang mapahamak sa iglesia na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Kaya nga hindi ba dapat nanginginig tayo? Hindi lamang yung pastor na nag-a-apply for eldership position, ngunit pati tayo na kongregasyon na magluluklok. Sapagkat ito'y magdadala sa atin ng tagumpay o kapahamakan. This afternoon, I want us all to understand that the selection of the elders of the church necessitates diligent evaluation of the candidate by the congregation. Ang pagpili po ng tagapamuno ng iglesia o mga tagapamuno ng iglesia, we believe in plurality of elders. Ito po ay nangangailangan ng masusing evaluation ng kung sino mang kandidato ng kongregasyon. This is a tall order for us, for the congregation, na pumili ng maigi, masusing pagpili. Failure to do so exposes the callous attitude of the church towards the gospel. Ulitin ko po. Failure to do so exposes the callous attitude of the church towards the gospel. Kung hindi natin to gawin ng maingat na at mabusising pag-select ng magiging elder na iglesia, ay pinatutunayan lang natin ang walang puso, ang isang manhid na ating
yung ating attitude towards the gospel, yung ating pagtingin sa ebanghelyo. Na nakita natin na hindi pala ganun kaimportante ingatan ng ebanghelyo. Na pinakikita lang natin na hindi natin naiintindihan ang kabigatan na maihayag ang ebanghelyo, ang maingatan ang mga mandato ng iglesia. Standards are set for the work at hand is a matter of life and death. Kaya may standard kasi yung trabaho sa hinaharap ay it is a matter of life and death. Kung mali ang inyong mapili na tatayo sa iglesyang ito bilang isang elder, maghahayag yan either life or death. Buhay o kamatayan. Kaya dapat maging maingat. Kung paano maingat ang selection sa meron pang mga ISO standards, may mga bago ka maging teacher, kailangan mo ng lisensya, bago ka maging isang doktor, kailangan mo ng lisensya. Sa pagpapastor, masyadong magaan. Kung titignan natin no, sa mga existing churches ngayon, ayan, magaling magsalita, gawing pastor yan. O yan yung pinakamayaman sa iglesia, gawing pastor yan. O siya yung founder, gawing pastor yan. O may nakitang vision, nakita daw niya si Kristo, gawing pastor yan. Napakadali na ginagawa ito na walang panginginig, walang pag-evaluate sa biblical standards na sinet, na para bang kaya nating baliin ang standards na sinet ng Panginoon, na para bang optional ito. Pero makita natin, ang salita ng Diyos ay iba ang sinasabi. That these things are non-negotiable because the continuation of the practice of the mandates of the church is critically led by the elders of the church. Ang pagpapatuloy ng mandato ng iglesia ay walang ibang mamumuno niyan kundi yung mga pastor, yung mga elders ng iglesia. So here's the point this afternoon. The standard mentioned in the text to be observed by all men in church. The standard mentioned in the text that we've just read is to be observed by all men in the church. It is not only for the men in the office or sa pastorate office, but every man must desire to live a life worthy of the office. If you don't have that desire, the office of the elder is failing. Ano pong sinasabi natin dito? Yung standard po na binigay ng salita ng Diyos in selecting the elders is not secluded to be lived. May pamuhay lamang ng mga kandidato, ng mga pastor. But this is a standard na sinet sa ating lahat. Sa lahat ng mga kalalakihan in the leadership position sa bawat pamilya, you cannot be expected to manifest anything less than this standard. Hindi ka man magiging pastor officially or elder ng iglesyang ito, pero hindi less yung ina-expect sa atin. Ganun din sa mga kababaihan. Hindi man kayo magiging pastor, pero ito yung standard na siniset ng salita ng Diyos upang mamuhay tayo kagaya ni Kristo. Kasi lahat ng bagay dito ay hindi optional sa isang Kristiyano. Ano, kahit di ka pastor, pwede ka namang babae kasi hindi ka naman pastor. Eh, pastor lang pala yung required eh. No, these requirements, standards, is for the office of eldership. Pero ganun pa man, lahat ng yan ay para sa lahat ng mananampalataya. Pero may nag-fail. Merong hindi naabot yung standard. Pero yung sabihin ba nun, lumubog na ako sa kasalanan, magpapakalubog pa ako. Maglalo pa akong magpapakadumi. Hindi po ganun. Yun muna ina-establish natin ngayong hapong ito. Kung hindi ganun ang kaisipan ninyo, mga kapatid, kung ang kaisipan natin ay nakaturo lang tayo sa taong nakatayo dito na dapat siya lang to, we are all failing. The eldership is failing. Kasi nais natin isiksik sa ating mga isipan na itong standard nito is Christ-likeness. No less than Christ Himself exemplified this kind of life. At tayo lahat ay tinawag to be holy, for God is holy. So hinati ko po itong mga qualification na to sa what to be and what not to be.
ang dapat maging ikaw at hindi dapat ikaw. Unang-una po, bago yan, gusto muna natin establish kung bakit ito na isulat ni Pablo sa kay Timoteo na may ganitong klaseng panimula. Nagsimula po ito sa sinabi ni Pablo kay Timoteo na kung sino man yung may desire, kung sino man. Yung anyone po dito, this is not to be misunderstood as kahit sino na lang. O kung babae pala may desire magpastor, eh hayaan nyo. Kasi sinabi ito kung sino man eh. We have to qualify that kasi nilimit yung anyone, na any person, dun sa part na husband of one wife. Okay? Dun pa lang, tapos na usapan. Elder, pastor, kailangan husband of one wife. So, madali nating na-exclude yung mga kababaihan. Hindi naman wife of one husband. Kundi specifically, sinabi dito husband of one wife. Pangalawa po, pinakita rin dito yung observation na yung desire na maging elder o maging pastor. Ito po ay dalawang Greek word na ginamit. Una yung word na aspire or desire, meaning to yung gustuhin mo, personal. Kailangan ang isang nominado ay meron siyang desire, hindi siya napilitan. Hindi ako tinulak ng misis ko, kung magpastor, wala namang ibang tatayo dyan eh. Sige na, may siko pang kasama. No? Hindi ganon. Hindi ka napipilitan. Ngunit ikaw mismo, desire mong maglingkod sa Panginoon in the pastorate. So, hindi lang yon. Baka ikaw lang yung may desire. Kailangan meron din external. Nandoon yung bagay na may encourage sa'yo. Merong witnessing din sa paligid mo. Na may gift ka or may mukhang may pagkakatawag ka dyan. Panalangin mo, brother. O willing kami mag-submit sa'yo. May is there an inclination or inkling na idea na nagbibigay sa iyo ng boost? Pero kung ang naririnig mo ay pasensya na, brad, pero kailangan mo pang mag-ayos-ayos muna, no? Or naglo-lord over ka, ibang usapan 'yon. So dapat may witnessing both personal and congregational sa bagay na ito. Kaya po ang isang critical doon. For example, sa situation natin ngayon, wala ni isa, wala pa naman, wala rin naman nang sabi, wala namang wala namang kumausap sa akin na, Pastor, atras ka na lang, huwag ka na lang magpatuloy sa, tawag dito, sa application mo, para hindi na lang nakakahiya, mag-withdraw ka na lang, kasi hindi, I don't think you're the man for the job. Wala namang ganun, no? Salamat sa Diyos dahil, meron tayong kalayaan na express ang ating mga damdamin, ang ating mga opinion, pero not to the point na babrasuhin natin ng isa't isa, no? So kasama po dyan yung pagpapasakop natin sa isa't isa na in-acknowledge natin ang calling ng kung sino mang tinawag ng Panginoon. So tinawag po itong sa verse 1, desires a noble task. It is something noble. Sa madaling salita, it is something good, commendable. Not only the task ahead, commendable yung task, but also the desire, dinidesire mo, maganda yan, nakaka-encourage yan. Kanina narinig ko sa review, no? Salamat dahil ang Diyos ang nagpo-provide ng pastor based sa preaching last week na kahit hindi man ako, magpo-provide ang Diyos. So, kung sino man yon, that is commendable, no? Na maibahagi ng, na ibigay o mairegalo ng Panginoon sa iglesia. Sa ating pong sunod na titignan, yung what to be, meron po tayo ditong pito. Ano yung dapat? Unang-una po sa list ay to be above reproach. Above reproach. What does it mean to be above reproach? Ibig sabihin ba nito perfect na hindi nagkakamali?
Ibig sabihin ba nito, walang bahid dungis? No, ito po ay inano ko, no? Narinig ko sa pag-share ni Pastor Joseph, yung blameless na terminology. Hindi ibig sabihin ay hindi na siya makabasag pinggan, kundi yung walang maipin sa kanya, nakakapit. No? Kasi napakadaling mag-akusa. No, napakadaling mag-akusa o magbigay ng akusasyon sa kahit sino, pero hindi ito kumakapit o hindi ito walang katunayan o katibayan sa mga inaakusa sa kanya. Kasama po dyan, yung kanyang kabuuang pagkatao ay hindi skandaloso. Hindi nagdadala ng kontrobersya. No? For example, kung ex-con ka, no? Automatic meron ng record ang kaisipan ng tao bakit sa trabaho, sa secular job, yung record very important. Kailangan may NPI clearance ka, may police clearance ka. Bakit very important yung beyond reproach, yung hindi ka paghihinalaan, hindi ka mabibigyan ng masamang background, no? Paano yung pastor? Paano kung dating magnanakaw, nakulong, tapos na-born again, tapos tawag dito, nagkaroon siyang desire sa pastorate, tapos nag-nominee siya. Kasama po yung sa kinoconsider. Kaya nga si Pablo, ano bang background niya? Ang background niya sa mga Kristiyano, masama. Sa tingin niya, sa kanyang sa Jewish religion niya, ay commendable kasi Pariseo ito, di ba? Maganda ang kanyang background. Pero sa mga Kristiyano, ay di ba yung mamamatay ng Kristiyano? Yan ang nagpapatay kay Esteban, yung mga mabigat yung kanyang background, no? Pero bakit wala blameless si Pablo? Bakit? Kasi nangyari yun nung hindi pa siya mananampalataya. Nakita natin, no? Nakakahiya naman kung yung blame sa'yo, Kristiyano ka na, saka ka pa pumatay, tapos mag-a-apply ka for this position. So yung blame, yung sinasabi po dito na beyond reproach is very important to be understood na hindi sinless perfection, but more on yung walang maibato. No? Napaka-importante po yun noon sa buhay ng isang elder. Above reproach. Hindi sinasabing walang hindi natin sinasabi na may iwasan mga paratang. Sabi nga ni John MacArthur, nung siya ay nagsisimula sa kanyang pastoral ministry. Hanggang sa ngayon, hindi naubos. Halos araw-araw, merong bagong kontrobersya na dinidikit sa kanya. Inaatake siya lagi. Pero trabaho, nung kaya may plurality of elders, nung mga nakapaligid sa kanya mga elders din, naprotektahan siya. At hindi siya ang nagtatanggol sa sarili niya. Okay? Andiyan si Bill Johnson na sasagot. Hindi lahat ng mga kontrobersya pinapatulan ni John MacArthur para ipagtanggol yung sarili niya. There was this controversy na binato sa kanya patungkol sa pera. Bakit daw yung property niya ay malaki, ganyan, yung bahay niya malaki, palit lang ng mga sweldo. Basta pinapalabas na siya yung mukhang pera at nagkamal siya ng malaking salapi because of preaching or because of his pastoral ministry. Ang nagpatunay na hindi, yung kongregasyon mismo. Sinabi nila dun sa nagbibigay ng kontrobersya, nag-aasunto kay John MacArthur, sila mismo sumagot, regalo po ng iglesia yan kay pastor. Eh di tapos ang usapan. It is the property, the house that he is living in, simula pa nung nag-start siya maging pastor hanggang sa panahon ngayon, ay regalo. Eh nagkataon, generous talaga yung church, maganda yung property, hindi masama. So, hindi na iiwasan yun, pero ang pagkakawari natin dito, he must be above reproach na hindi kumakapit sa kanya kung ano mang binabato dahil walang katotohanan ito. Pangalawa po, the husband of one wife. Ibig po ba sabihin nito, lalaki lang? Yes. Malinaw yan. Husband of one wife. Husband nga eh.
Pangalawa, isa lamang ang asawa. Hindi pwede yung maraming asawa. We don't agree in polygamy. Hindi rin pwede yung may babae o may record ng pambababae. Hindi po pwede yun. Bakit? Eh sabihin natin, eh pastor, paano to kung paano yung pastor o yung nominee ay meron na siyang naunang pamilya? Eh hindi, dun pa lang, disqualified na siya. Meron na siyang naunang pamilya. Kahit pa nagpakita siya ng godliness, naiayos na yung kanyang pamilya. Kasi very specific ang sinabi, a husband of one wife. Paano kung diborsyado siya? Lalo na. No? May mga ilang opinion nagsasabi na pwede pa rin kahit hiwalay, basta maayos yung relationship na yun. Well, the Bible begs to differ. Husband of one wife is a husband of one wife. Kasi ang divorce, nare-recognize na asawa mo yun. Okay? Asawa mo yun. Dati mong asawa, pero asawa mo, naging asawa mo pa rin yun. So, diretso po tayo sa sumunod. Hindi lamang siya above reproach. He's not only a husband of one wife, but sober-minded. Sober-minded. What does it mean to be sober-minded? Saan ba natin kinokonek ang sobriety? No? Sa hindi pagiging lasing. Pero bukod doon, yung sobriety, yung pagiging sober-minded, ay alinsunod po ito sa katotohanan na there are things, decisions, events, or happenings in a Christian life or in the church life that may maratel or maalog yung ang tawag sa term na yan, ma-challenge yung sobriety, yung pagiging patas ng isipan ng isang elder. Darating yung punto na yung emotion magma-matter yon, no? So hindi naman 100% na laging in check ang emosyon ng lahat ng tao. But being sober-minded is knowing. Kasama dyan, alam niya kung kailan siya hindi sober. Okay? Sober enough to know that he is not sober. Na alam niya na wala siya sa kalagayan ngayon mag-decide and mature enough to understand yung kanyang mga kahinaan, yung kanyang mga pagkukulang. Kasama po dito as simple as kaya niyang mag-decide clearly. Intellectual din po ang pag-lead ng iglesia. Hindi ito puro puso. Ginagamitan po ito ng pag-iisip. At hindi naman puro emosyon. Kinakailangan ng matino at maayos na pag-iisip. So, hindi pa pwede yung mentally unstable na sabi nga eh, we all have our mental issues. Pero ibang usapan yung well, clinically diagnosed na merong mental instability. Very critical yon. Pangalawa, eh yung melancholic masyado. Yung bang masyadong siyang emotional. Sunod po dyan kasi yung self-control. He must be self-controlled. So, kasama po doon yung sober-minded, yung sobriety, sa self-control. Ang self-control po ay hindi lamang na ipapakita sa galit, no? Pati ito sa lahat ng emotion na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kasama po dyan yung self-control sa pagkain. Delikado ba tayo dyan? Nakita natin na napakalawak nito. The self-control is a fruit of the Holy Spirit. Kung ang pastor ay walang pag-control sa sarili, hindi niya kaya i-control ang emotions niya, hindi niya kaya i-control ang bibig niya, yung lagi na lang excuse, tao lang kasi. Yun, yung tao lang. Nakakatakot na ilagay siya sa posisyon. Sunod po, hindi lamang siya above reproach, husband of one wife, sober-minded, self-control, but also respectable. Pag sinabi po natin respectable, hindi lang ito yung laging naka-Amerikana, pero nandun yung term na well thought of. Well thought of. He is being placed in high regards. Pag tinanong mo, inusisa mo sa kapitbahay niya, o sa katrabaho niya, o sa dati niyang kaibigan, o kung sino man,
maganda yung sinasabi sa kanya. Hindi yung, ay, naku yan. Naku, talaga grabe yan. Walang respeto sa kanya. At hindi, again ha, hindi lang ito yung panlabas na respetado. Pero gusto ko rin emphasize, kasama po yun. No? Kaya, part ng reformation, no? Kasi sa pinanggalingan natin na persuasion before, ang mga pastor, eh, parang Justin Bieber lahat ang gustong, ano, no? Yung gustong imahe na ipakita. Lahat tayo, hipster, parang Stephen Furtick, kailangan lahat tayo buff or kailangan maayos lagi yung, alam mo yun, yung the likes of Stephen Furtick, sino yung ni Justin Bieber, pastor ni Justin Bieber na Scarlett's, yeah, Scarlett's na kailangan ripped yung katawan mo, ganyan. Those are all good, maganda naman, kung presentable, pero hindi yun ang imahe ng respeto. Hindi lang yun ang imahe ng respeto, pero kasama yun. Hindi pa pwede natatayo ka dito mukha ang clown. No? Kaya nga, medyo nag-aayos tayo. Pinapansin, binubuli nga ako ng mga kaibigang pastor nung nakaraan. Well, ano daw? Yung ano pa lang? Tag dito? Kurbata pa lang, eh, ano na, matindi na. Bakit? Hindi dahil sa image lang. Kasi yung respeto na ini-imbibe or pinakikita, binamanifest nung pastor o nung elder, ay respeto niya sa salita ng Diyos. Nakuha po natin? Pinapakita niya yung pagpipitagan ng pag-handle niya sa salita ng Diyos. Eh dati, naalala ko, magpipreach, naka-shorts lang ako, naka-t-shirt lang, okay na, kasi youth service naman. Pero hindi pala nakabase sa event. Nakabase sa kung ano yung hinahayag mo. Lalo kung nagpapakilala kang pastor. Kaya nga mga kapatid, sabihin ko sa inyo, butas ng karayom ito. Dahil mga simpleng mga bagay ay nakakaapekto sa imahe ng salita ng Diyos. Hindi naman sa sinasabi natin na kaya nating sirain ang gospel, pero kasama tayo as herald of the gospel. Ang mga ano tawag dito, ambassadors sa ibang bansa, nire-representa nila yung bansa. For example, the ambassador of Singapore, Philippine ambassador sa Singapore, siya yung rumerepresenta sa buong Pilipinas at higit sa lahat sa presidente. Siya yung tumatayo in behalf of the president of the Philippines. Kaya kailangan presentable siya, respectable siya. Kapitapitagan siya. Demands respect. Hindi yung naalala niyo yung terminology na respetuhin lang kita kung nirespeto mo o karespe-respeto ka. Wala na dapat ganun. Dahil sa sarili mo lang, meron ka ng self-respect. Pinagpipitagan mo na ang sarili mo at ang salita ng Diyos. Next po is hospitable. Hospitable, ano pong matututunan natin sa pagiging hospitable? Ang hospitable ngayon kasi ino-hospital eh. Di ba? Hospitality. Pag sinabing hospitable, na-hospital na yan. But hospitable po ay pagpapakita ng willingness to be put second. Mailagay po siya sa pangalawa. Meaning, ino-open niya yung kanyang buhay, ino-open niya ang kanyang pamamahay upang i-accept. Literal to ha, i-accept sa household yung kapatiran. Hindi niya pinagdadamot kung anong meron siya. Kaya napakabigat ang mandate sa, hindi lang sa Kristiyano, kundi mismo sa pastor. Kailangan willing siya na mag-sacrifice, willing siya na unahin yung iba kaysa sa sarili niya. This is something na hindi agad maintindihan ng bawat isa. Kaya nga may mga times na naabuso yung office. Dahil, lapitan niyo si pastor, ganito-ganyan. Dahil, nandun eh. Talagang hospitable. At hindi ito, hindi ito ina-achieve. Karakter ito, mga kapatid. Gusto kong malaman natin na itong mga bagay itong binanggit natin ay mga karakter. Kung hindi ka hospitable, hindi ka magiging hospitable. Pwede mong matutunan, pwede mong ma-achieve yan, pero hindi ito trial and error kung ilalagay sa posisyon ng pastorate. Kailangan nasa kanya yon. In the culture, sa panahon nila,
ang nag-host ng iglesia ay yung pastor. Kasi sa bahay nila nangyayari. So, imagine, parang ganito. Nangyari sa amin yun. Dito kami nakatira, so lahat, access. No? Sometimes, struggle din namin yung mag-asawa. Yung hanggang saan lang ba tayo o hanggang saan lang ba sila. Pero one thing na pinagpapasalamat ko, napakasawa ko ay napaka, masasabi ko, napaka-supportive niya. Nandun yung part na submissive siya sa akin, no? Sa desire ko rin, at siya rin mismo, very hospitable. Malalaman mo hospitality ng isang tao, hindi lang yung dahil bukas palad siya, kundi yung alam niya na merong malalabag sa kanyang personal na espasyo, pero willing pa rin siya. Nakuha natin. That's hospitality. Kasi kung wala kang pakialam, iba yun. Apathetic ka lang. Maraming pag pumasok sa bahay mo, sige, bahala ka dyan. Dahil wala lang pakialam. Pero iba yung may paki siya sa kanyang personal space, sa kanyang ari-arian, pero hinahayaan niya. Bino-open niya sa lahat. That is what hospitality means. Willing. Nandoon yung willingness niya to share. And lastly, number 7, able to teach. Able to teach. Kailangan pa ba yung paliwanag to? Okay, paliwanag natin. Hindi lahat na magaling magsalita ay able to teach. Because teaching is not only speaking. Part ng teaching ay yung ini-impart mo, yung tinuturo mo. You know what to feed the flock. Alam mo yung pangangailangan nila. At yung teaching, yung preaching, is just the tip of the iceberg. Para ma-select ng isang elder kung ano yung tuturo niya, inaalam niya yung buhay ng bawat isa. In due diligence, kinikilala niya ang bawat isang pinagdaraan nito. Hindi yung, ito siguro yung pinaka-worst na pwedeng mangyari sa isang pastor. Nasasabihin niya. Nasabi ko na ito before, I'm not proud of it, pero since nagre-reform tayo, gusto ko makita natin to. Hindi ko alam ang pinagdadaanan mo ngayon, pero ang salita ng Diyos ay para sa'yo. Alam mo na, convict ako dun. Dapat alam natin, alam ng elder kung anong pinagdadaanan, at the very least, at least may idea siya kung anong pinagdadaanan, kasi buti sana kung ano to, kung naimbita ka sa hindi mo iglesia, na-invite ka lang, kasi hindi mo talaga alam. Pero kahit nga yun, at least may background ka eh. Dapat inaalam mo, due diligence naming mga na iimbitahan, na alamin. For example, one time, na-invite ako sa isang church sa Manila, bagong church ito, inalam ko kung anong klaseng mga tao yung nandun. Kasi pag-preach ka, hindi mo kilala yung mga tao. At least alamin mo kung anong mga background nila. So I found out, karamihan sa kanila ay mga OFW yung families, iba na iwan dito. So, doon may custom made yung iyong mensahe. Hindi pwedeng suntok ka lang sa bank kung ano lang yung ipakain mo sa kanila. Lalo na sa local church. So, part ng able to teach is able to know kung sino yung tuturuan. Dito na papasok yung shepherding. Dito na papasok yung pag-aalaga sa iglesia, pag-aalaga sa kongregasyon. Na kinikilala niya ang bawat tupa, inaalam niya kung anong pinagdaraan nito at the very least. So mga kapatid, itong nararanasan natin ngayon, wala pa to sa kalingkingan ng pagiging totoong isang iglesia. Hindi pa nga tayo covenanted. Diba? Okay, may ganito minsan sentimiento ang miyembro. Hindi man lang ako nakamusta ni pastor. Hindi man lang ako na bisita or kung ano may. Ganun sentimiento, hindi natin tatanggal yan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ngayon pa lamang, kung sino man ang maging elder ng iglesia na ito, kung magkakaroon tayo ng ganong sentimiento, dapat willing din tayo na maging honest sa pinagdadaanan natin. Kaya mo bang sabihin sa pastor kung ano yung kasalanan na pinaglalabanan mo ngayon? Kaya mo bang aminin sa pastor yung kalokohang ginawa mo? Kasi madali mo sabihin na hindi ka inaalam. Pero kapag nandun na, haharapin natin ang katotohanan na kailangang i-deal yung kasalanan at yun talaga ang trabaho ng pastor, i-deal yung mga bagay na yun, that willing din ang kongregasyon. And this part of
you able to teach, kaya niyang ituro ito. Kaya niyang sabihin ito. Kaya niyang panindigan yung kanyang mga tinuturo. At kasama doon, able to teach is he can or he is practicing what he is teaching. Dapat sa kanya una nakikita yung kanyang tinuturo. Dapat siya ang example. Ang bigat. Hindi ka ba pwedeng magsabi na, oh, kailangan isuko natin sa Panginoon yung mga bisyo natin. Pero si pastor mismo, nauungal sa bisyo. Do not be drunk with wine. Pero si pastor, every weekend nakikita niyo lango. Sa alak, lasing na lasing. Paano niya i-lead yung church kung hindi niya kayang tayuan yung kanyang tinuturo? So those are the things that binanggit dito ni Paul kay Timothy of what to be. Be above reproach, husband of one wife, sober-minded, self-control, respectable, hospitable, able to teach. This afternoon, ayoko nang hanapan nyo pa ng mas malalim pang explanation nito. Hindi tayo dito para ukayin pa natin ng every Greek terminology para makita natin. Why? Pinasimple ni Pablo kung ano itong mga tawag dito, mga requirements na to, mga standard na to, hindi niya na pinahirap kasi mahirap na. Na kailangan pag nakita nito, i-preach ito ni Timothy sa book of sa Church of Ephesus, maintindihan nila, okay. Naintindihan nila kagad at first glance na ito at bare minimum, kailangan above reproach, husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach. These things are very self-explanatory. Dito na tayo sa what not to be. What not to be. Number one, not a drunkard. Hindi dapat lasinggero. Brothers and sisters, this is just about a liquor. Though obviously, alak. Nung araw, ang alak sa kanila, yung wine, is as normal as water. At pag wala kang self-control, malalasing ka. Kasi mas masarap ang alak kaysa sa tubig. Mas healthy ang alak, ang wine nila, kaysa sa tubig. Kasi yung tubig may mga bakterya, hindi wala pa silang mineral water noon, nagkakasakit pa sila. Pero yung wine, yung time na yon ay mas malinis pa kaysa sa tubig nila, kumbaga. And if you don't have self-control, you'll be drunk. And you'll find excuse like, uhaw ako lagi eh. Stay healthy lang. Pero sinasabi dito, not a drunkard. May self-control. Second, not violent but gentle. Not violent but gentle. And we have to understand, pag sinabi natin not violent, this is not just yung bang hindi siya nakikipag-away, though obviously, dapat hindi talaga nakikipag-away. Minsan kasi yung violence, hindi lang siya sa physical fight, no? Yung physical, tawag dyan, altercation. Siya ba ay ungracious, pananalita? That's also violence. Words can be violent at times. Makita mo ba, sinisigawan ba niya yung asawa niya? Minumura ba niya yung mga anak niya? O yung asawa niya? Siya ba ay walang control sa kanyang dila? Basta kapag ito laman ng puso ko, sasabihin ko, kahit masaktan ka, wala akong pakialam sa'yo. These are also aggression. Violence. So hindi lang dito sinasabi yung though literal, brawler, nakikipagpampuno, nakikipagsuntukan, yung sinasabi dito. Pero pinakikita rin dito ay, is this person gentle? May idea rin na siya ba ay too confrontational. Confrontational is not, kumbaga hindi siya masama kung ang confrontation is against sin, against the things na kailangan. At some level, an elder should be able to confront. Hindi siya yung gentleness minsan na co-cover up nun yung ano eh, yung timidity. Yung hindi mo naman kayang mag-confront. Eh kung pastor ka, hindi pwedeng shy type kasi ako eh. Wala. Anong mangyayari nun? Kasi nahiya ako sa congregation, baka kasi... Hindi. Kailangan at some level, you can confront people. But not to a point na confrontational
just to make trouble, na makipag-away lang. Bawa, sa social media na lang, lahat inaway. Pinatulan lahat. Kailangan may self-control din siya na hindi lahat ng gera ay nilalabanan niya. No? This is a very umaga broad na pag-usapin patungkol sa quarrelsome. Kasama po dyan, yung gentleness, ay yung violence pala, iba pa yung quarrelsome. Pag sinabi, sabi dito, not violent but gentle, not quarrelsome. Pag ang isang elder ay may violent tendencies, or ang isang, tawag dito, ang isang applicant may violent tendencies, red flag kagad. Red flag. So yung violent tendencies, yung may record na ba siyang may ginulpi siya, nakipagsuntukan na ba yung sakalya because of road rage, siya ba ay na barangay na dahil sa inawin yung kapitbahay, no? Kahit patama siya, meron na ba siyang record na na-blatter siya, ganyan, may kinungfu na ba siya? Kasama yon, physical altercation. Quarrelsome, bukod pa yon, kasi pwede naman talagang napaaway eh. Pinagtanggol niya asawa niya, for example. Iba yung quarrelsome. Siya yung nagsisimula ng away. No? For example, dito na lang sa Pilipinas, no, sa kalye. May tip ako sa inyo, lalo sa mga nagda-drive, motor man yan o sasakyan, kotse. Pwedeng hindi makipag-away ah. Nakakalimot tayo minsan eh. Nakakalimot na meron palang better way to handle things. Hindi ko ako natutunan ko 'yan dahil dun sa driver ng FX na sinakyan ko. Hindi sila nagkabanggaan, nagkagirian lang, nagbigayan, nagpinahan sila. Walang damage yung sasakyan or whatsoever. Walang connect yung mga sasakyan nila. Ang may connect yung mga mukha nila dahil nagsuntukan sila. Imagine that, pinimigil sila isang driver. Ba't kayong susuntukan? Ano bang damage yan? Wala naman pala eh. Mas tingin sa mukha nila, bukol-bukol. Sila yung may damage. Hindi ba ano yun, kahangalan? Eh, paano kung yung elder mo, yung pastor mo? okay, mag-raise kayo ng funds kasi si pastor kailangan ng pang-piansa. Di ba? Raise yung finance, pang-piansa, o kaya pang-papagamot. Ng, may ginulpi si pastor, kailangan pagamot natin. Hindi naman yata tama yun, di ba? Quarrelsome eh, no? Yun. Next. Quarrelsome, sa mag-asawa. Tanungin nyo asawa ko kung inaaway ko siya lagi. Please, alamin nyo, dun pa lang, kung may red flag. Kausapin yung asawa ko, alamin nyo kung nagsusuntukan kami, kung sino na nanalo. Pag, alamin nyo, please, due diligence. Paano kami mag-away? Ayan. Next, not a lover of money. Alam niyo na yon. Very obvious sa pinanggalingan, mga pinanggalingan natin ng mga prosperity preaching. Not necessarily nanghihingi siya ng pera. Okay? Not necessarily. But if the person is yung walang contentment, no? Hindi naman yung talagang, oh, brothers, sisters, magbigay kayo ng pera sa iglesia, i-bless niyo yung pastor niyo na mag first fruit kayo. Minsan hindi naman ganoon ang tinuturo eh. Pero yung bang walang kakontentuhan sa buhay, no? Na living excessively. This is very critical kasi ang nagsusupport yung church, lalo pag full-time ministry. No, full-time ministry. Ngayon, mga kapatid, huwag nyo rin namang iisipin na lover of money, maaari, bawa, dahil plurality of elders tayo. Tapos merong nag-apply, mayaman. Mayaman siya, nag-apply siya for eldership. Ay, mayaman to. Hindi natin to pwedeng gawing elder. Kasi mapera eh. Hindi ganun. Yung lover of money, eh, gina-just na yung pera. Alam naman natin yung difference. Dapat alam natin yung difference. Na hindi porket successful siya sa financial area, eh, hindi siya pwede. Eh, mas karaniwan pa nga, yung mga naghihirap, sila pa yung mas gusto ng pera. Gustong yumaman, no?
maraming ang hirap nitong ibahagi sa inyo dahil ayaw kong mag-sound na nagmamalaki ako. Ano. Due diligence, please. Kilalanin niyo ako. Ilan na ba yung ari-arian ko dyan? Ilan na ba yung negosyo ko na ano? Ilang lotong, ilang ano yun? Ticket ng loto na ba na bili ko? Nagsusugal ba si pastor sa ano? Nagigets nyo? Ang hirap nito kasi very critical. So, due diligence, kilalanin natin. If that person is a lover of money, lalabas yan sa preaching niya, lalabas yan sa kanyang pamumuhay, lalabas yan sa kanyang temperament. Greed, yung greediness, kasama dyan yung willing ba siyang tumulong sa iba? Willing to help others? Iniisip niya yung kapakanan ng iba kaysa sa sarili niya. Magyayabang lang ako ng unting-unti lang. Unting-unti lang. Unti-unti lang. Misis ko naman nagsabi ito. I-share ko lang sa inyo. Sabi sa akin ng misis ko, para lang makita lang natin. Sabi ng misis ko, alam mo, isang bagay na natutunan ko sa'yo na dapat mong ituro pa. Sabi niya, kapag kakain daw dito sa church, yun nung sa Antipolo pa kami, tinuro ko daw sa mga kalalakihan yung ladies girls. Alam niyo yung ladies girls? Ha? Pagkakain. O, ladies girls. Di ba dapat ladies first? Kaso, mas maganda yung ladies girls para walang talagang sure na babae mo una kumain. No, sabi niya sa akin, maganda na naituro mo yon kasi natututunan ng mga kalalakihan. Alam niyo, napakasimple nun. Napakasimple. Binibigyan ko lang, hindi ko sinasabi, okay, ladies, girls, ako na yung gawin. Hindi. Gusto ko makita yung prinsipyo ninyo na lumalabas yan sa prinsipyo din ng mamumuhay. Yan din yung tinuturo niya. Siya ba ay may greed? May greed ba siya sa pamumuhay, sa mga things, mga material things, o willing ba siya na i-share ito sa iba? As simple as that, makita po natin yun. Next, he must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. Kaya niya dapat i-manage yung pamilya niya ng maayos. And this is for the immediate family. Hindi na nito, huwag na natin isama yung extended, muna sa immediate. Kaya ba niyang i-manage yung pamilya niya? Meaning, napoprovide ba niya yung pangangailangan ng pamilya niya, ng mag-ina niya? Nabibigay ba niya yung mga basics ng pangangailangan? Meron ba siyang tawag dito, may nakita bang kasipagan sa kanya? Basically, siya ba ay masipag o tamad? Dahil ang pag-lead sa family with dignity, with all dignity, ay kasama po doon yung hard work ng husband. No? Kasi eventually, ang magiging kabuhayan ng pastor ay yung kanyang pagtuturo. The workers to serve their wages. No, so yung kanya bang trabaho o yung tinatanggap niyang o tatanggapin niyang sweldo ay sapat yung kanyang tinatrabaho. Ito ba ay nasusuklian ng kanyang trabaho na nabibigyan niyang dignidad ang kanyang anak at ang kanyang asawa? In turn, nagsasubmit sila. Ang dami pong mga ito, naranasan ko to, no. Maraming pastor's kid ang nagsuffer because of this, na hindi na manage yung household sa area ng finances. Sa area ng finances. Na nagre-rebelde. Bakit naglilingkod naman yung tatay ko sa Diyos pero wala kaming makain? Nakakatakot yun. Ibig sabihin, hindi na turuan yung iglesia ng biblical na paraan. Kasi para maging pastor ka at nagugutom yung pamilya mo, may problema dun. Tama? Eh kung wala palang kakayanan pa yung iglesia na suportahan ka, hindi magbanat ka ng buto sa ibang paraan. Pero kung nagre-rebelde na yung mga anak mo, ayoko naman iwala sa Diyos kasi puro kahirapan na lang naranasan namin dito. Either hindi mo naturuan ng tamang perspektibo yung anak mo o kaya talagang hindi mo sila napoprovide ng pangangailangan nila. This is very critical. Mostly, na nagre-rebelde ng mga anak ng pastor ay dahil sa maling pagpapalakad ng tahanan. May mga narinig akong sinabi nila, kasi masyado ako nag-focus sa church, ang ganda ng pagpapatakbo ko ng church, kaya napabayaan ko ang simbahan. No!
Akala mo lang yun, maganda yung pagpapatakbo mo ng iglesia, kaya mo napabayaan yung simbahan. Sa totoo lang, hindi maayos ang pagpapatakbo mo ng iglesia dahil napabayaan mo ang pamilya pala. Sorry. Salamat sa misis ko. Napag-jumble ko yun. Ulitin ko ha. May nagsasabi na napabayaan ko ang pamilya ko dahil maganda ang pagpapatakbo ko ng iglesia. That's a lie. The mere fact na napabayaan mo ang pamilya mo ay hindi successful yung iglesia. Sablay yun. So, sinasalamin ng pagpapatakbo mo ng iyong pamilya ang pagpapatakbo ng iglesia. So, kailangan ang wife submissive at ang children submissive sa pastor o sa elder. Paano mo how can you manage the church if you cannot manage your own household? Number 6, he must not be a recent convert or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. So pinag-uusapan po dito yung maturity in faith. Hindi lang yung magaling, hindi lang yung popular o meron siyang oratory skills. No, kailangan malalim ang pagkakilala niya sa Diyos, matibay ang kanyang pananampalataya. Bakit? Nandun ang tukso. Si Kristo nga tinukso. Andyan yung lust of the flesh, lust of the eyes, at pride of life na inarap kay Kristo. Pinakamatindi doon yung pride of life, yung kayabangan na. Kasi hindi ka man bumagsak sa lust of the eyes, hindi ka man bumagsak sa lust of the flesh, pero pinagyabang mo. Niyabang mo na, ay, napagtagumpayan ko na ang kasalanan, hindi na ako nagkakasala. Pride of life. Alam niyo ba, yan ang claim ni dalawa, si Kibuloy, pangalawa si Renato Carrillo ng Jesus is our Shield, yung dalawang kulto na yon, yun ang claim nila. Si Apostol, quote-unquote, Apostol Renato Carrillo, he's walking with the Father na daw. Walking in Christ-likeness na dahil napagtagumpayan daw niya ang tukso. Parang si Kristo Jesus napagtagumpayan ang tukso. Aba, grabing claim yun. No? At hindi ka. So, ang sinasabi po dito, eh, yung pride ay napakalaking problema na pinaglalabanan kahit na mga seasoned Christians. Ito'y nilalabanan. Kaya lalo na, kung bago ka sa pananampalataya, hindi pa pwede na may ilagay ka sa posisyon. So, dyan din papasok yung plurality of elders, brothers and sisters. Hindi pa pwedeng isa lang ang nag-lead. Sabi po ng mga theologians, nabasa ko sa isang commentary, I'm not sure kung si Spurgeon ba to o si Matthew Henry nagsabi. Actually, di ko talaga sure kung sino. Naalala ko lang yung quote. Sabi niya, kung ang iglesia ay may isang elder na, incomplete pa rin ang iglesia. Oh, may pastor na kayo. Okay, masaya na. Wow. Covenanted na, masaya na. No, incomplete pa rin. The church must still pray and desire and do their diligence to find and raise another elder. Kasi plurality of elder, who will keep him in check? Sinong tatakbuhin niya pag tatakbuhan niya pag nanghihina siya? Sino magsasaway sa kanya? Sino ang mag-encourage sa kanya pag nanghihina siya? So plurality of elders ay kasama dito sa he must not be a recent convert. They must not be a recent convert. Parehas. May maturity parehas. Kasi part po ng maturity is yung humility. Kaya niya mag-accept ng kanyang kamalian, ng kanyang kasalanan. Kaya niya mag-accept na siya'y nagkakamali at bumabagsak din. Number 7, he must be well thought of by outsiders so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. So, dapat well thought of siya by outsiders. Meaning, hindi lang siya good rapport sa iglesia. Kasi pwede maging bias tayo kasi paborito natin yung pastor eh. Kamusta siya sa labas? Siya ba yung ayaw na ayaw maging kapitbahay ng mga kapitbahay niya? Alam nyo, kami mag-asawa, ingat na ingat kami dito eh. Kahit gigil na gigil ka na minsan sa mga nangyayari sa paligid mo. De, tiis lang, tiis, tiis. Bakit? Ang dala namin ay yung iglesia. Yung pangalan ng Panginoong Diyos at yung kanyang katawan. Na kung anong ipakikita namin, yun ang sinasalamin ng mga taga rito. Amen? Amen. Kaya may unwritten rule ng asawa ko. If dealing with the neighbors, hindi ako humaharap as much as possible. Hindi ako haharap.
siya. Andito naman yun. Wala naman akong pinag-usapan. Pero karaniwan, siya talaga ang pumupunta. Kasi mahirap na kapag ka, magkaroon ng aberya o imahe. Ganun din. Bakit hindi ako maharap magbayad ng upa? Hindi ako ano. Paano kung hindi na tayo makabayad mga 6 na buwan? Yung pastor nyo, hindi nagpapayad ng upa. O kung sino man yung, kunyari lang, no, pastor na ako. Hindi. May finance team po kami dyan. No, off the hook yung pastor. Kasi hindi naman talaga siya. No, so iniingatan natin yung ating reputation din sa outsiders. Sabi dito, so that he may not fall into disgrace. Nakakahiya kasi. Imagine mo, no, pastor mo sinayon, pastor nyo ba yan? Ah, nakahiya yun. Pastor nyo pa naman. Eh, yung pastor nga na word, ang dami nang naipasok na pangit eh. No? Nakakahiya na. Kumbaga, nadidisgrace na yung pangalan ng Panginoon. And sabi dito, he may not fall into disgrace, into the snare of the devil. Yung word dito na snare, yung trap. Bakit? Imagine na lang natin, this is the pulpit. Ito ang pinaka sentro ng ating pagsamba sa Panginoon. Hindi yung music, hindi yung singing. Ang pagsamba natin sa Panginoon ay paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya walang ibang tatargetin kundi yung pastor. Okay? Yung paghahayag, yung naghahayag. Kaya laging meron diyang patibong. May patibong. Hindi dapat tayo todo pasa lang pagdating sa pag-handle ng scriptures. So in conclusion, sa pagpili natin ito, itong mga standards na ito mga kapatid. Una, establish natin na hindi lang ito para sa elder, but this also applies to each and every Christian. Na ito yung desire natin, maganap sa buhay natin, Christ-likeness. No? Pangalawa, we must act on this as a church. Trabahuin natin ito in scrutinizing and evaluating and establishing the pastorate office for the benefit of the church and for the glory of God. Para sa benepisyo ng iglesia at para sa kapurian ng Diyos. As a believer, in doing this mandate ng pag-select, be sober and not overly critical. Kung inirequire ng sobriety ang isang elder sa pag-lead, nirequire din tayo na maging sober tayo sa pagpili. No, wag tayong overly critical. Ano yun? Stick to the biblical standard. Huwag ka nang magdagdag pa ng mga unbiblical requirements. Ano yun? O kailangan yung pastor na yan natin, kailangan marunong mag-drive yan. Ha? Kasi syempre, pag-ahayo siya, kailangan kaya niyang magmaneho. Ano yung mga unbiblical requirements? Example lang yun, pero I think you can imagine yung mga unbiblical standard na ina-add pa natin na burden sa man of the word na hindi naman kinakailangan. No, dun lang tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. The best way to reward an elders sa isang iglesia is to show your obedience to Christ. Pakita yung pagsunod, hindi yung pastors month, mga ganyan. Doon okay naman yun, walang masama doon. Regalo nyo sa pastor nyo, double honor, sa finances, whatever. Pero ang pinakamainam na pagpapakita ng reward sa mga elders ay yung pagsunod nyo kay Kristo, pagiging Christ-like. And it starts from your diligence in selecting, scrutinizing, in evaluating the applicant for eldership. Bakit? Ma-appreciate yun na ba, ginawa niyo yung trabaho niyo. Kaya nailagay sa posisyon ng taong ito, ay ginawa niyo yung trabaho niyo. Hindi kayo natulog sa pansita na magkakagulatan. Bakit? Sino bang naglagay niyan dyan? Bawal ang sisiyan. Kasi kayo, binoto niyo yan eh. Wala. Kundi responsible tayo sa anumang posisyon na ating kinalalagyan. And lastly, believers, ginagawa natin to kasi we are willing to stake our necks for the gospel. Responsible din tayo eh. Kung sino magluklok, no? We're doing this, hindi lang para masabi natin, covenanted kami, pastor kami, hindi. Kasi gusto nating may hayag ang salita ng Diyos. At kasama dyan yung mga liig natin. Meaning, kung ano man ang ipapakitang leadership at pagtuturo ng pastor dito, wala ibang responsible, kundi yung iglesia. Kung paano responsible yung pastor sa ituturo niya at sa kongregasyon, responsible din yung nagluklok.
No? Kaya kayo din yung dapat magbantay. Hindi para ilagay nyo sa ilalim ng lente o ng microscope kung sino mang elder ang mapili nyo na every galaw, every kilos. Oh, ingat ka, pastor, ha? Nasa ano ka na? Strike one ka na? Hindi ganun. Pero alam nyo, yung parameters, itong mga bagay na ito, para kung mag-fail man ang pastor, trabaho ninyo to take him off the office. Part yun. No one is indispensable. And next week, yun ang pag-uusapan. Pinipreempt ko na yung preaching ni Brother Art. Church discipline naman sa pastor. Bigat rin nun. No? So kasama po yun. So this is our job. Bakit? Kasi may nakasalang-alang na ebanghelyo. At yung ebanghelyo na ito, yun ang nagliligtas sa atin. Pati sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. At the end of the day, sa pagpili ng kung sino man ang mailuluklok sa iglesia, kailangan po natin tignan ito sa lente ng ebanghelyo. Si Christ ang standard ng Good Shepherd. Walang makakaabot doon. No? Kahit yung shepherd, under shepherd, kailangan ng shepherd. So let us be gracious. Let us view this in view of the gospel na tayo niligtas ng Panginoon at hindi niya tayo hahayaan na walang magpapastol sa atin. Let's all bow down in prayer. Heavenly Father, we thank you sa iyong pong salita na nagtuturo sa amin kung ano nga po ba ang dapat naming hanapin o tignan sa standard ng pagiging elder, Lord. We pray na samahan niyo kami sa pagtahak ng landas na ito, sa covenanting, maging sa pagpili o Diyos ng aming maging elder, ay maging diligent kami, Panginoon, sa pagbabangga, Panginoon, ng standard laban sa pamumuhay ng elder na nag-a-apply for the position, O Lord. We pray for wisdom, discernment, and graciousness, Lord, sa proseso nito. Salamat, O Diyos, sa iyong biyaya. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.